Bilidad na hindi makakakuha ng panibagong franchise ang ABS-CBN ayon sa dokumentong nakuha ng The Manila Times sa banner headline ng broadsheet ngayong araw, July 8. Mukhang maibabasura sa committee level pa lamang ang franchise application ng broadcast giant ayon sa artikulong isinulat ni Divina Novadoy de la Cruz. Na may pamagat na ABS-CBN Dome, karamihan daw sa mga mambabatas na miyembro ng House Committee on Legislative Franchise ay kontra sa pagbibigay ng bagong franchise sa istasyon. Bukod sa 46 na miyembro ng komite, kasama ring buboto ang liderato ng Kongreso, kasama na ang Speaker, Deputy Speakers, Majority Leader, Minority Leader, at mga pinuno ng lahat ng komite. May 72 na mambabatas ang kailangang bumoto para rito. Ayon sa The Manila Times, sa dokumentong nakuha nila ay mas maraming mambabatas ang hindi pabor sa pagbigay ng bagong franchise sa ABS-CBN. May 57 daw na kontra sa franchise, 25 ang pabor, at 10 ang hindi sigurado sa kanilang boto. Hindi tinukoy ng Manila Times kung sino ang source ng report nilang ito. Nagdaos ng 12 hearing ng Joint Committee ng Legislative Franchise at Good Government at Public Accountability sa Kongreso para sa franchise renewal ng ABS-CBN sa Huwebes, July 9. Gagawa ng summation ang 2 komite mula sa lahat ng naging issue tungkol sa mga paglabag di umano ng ABS-CBN sa natapos nitong franchise sa Biyernes, July 10, baka magkaroon na raw ng botohan. Kung ibabasura ito sa committee level pa lamang, hindi na ito maipapadala sa plenaryo para sa second reading. Conscience vote naman ang tila paiwas na posisyon ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, hinikayat ni Cayetano ang mga mambabatas na bumoto ayon sa kanilang konsensya. Sad niya, well, I cannot speak for the parties kasi mag-uusap din sila. But from the start, we've been urging a conscience vote. From the start, we've been saying na kung ikaw ay pro, open mo yung mind mo dun sa mga nagre-reklamo. Kung ikaw ay isa sa mga nagre-reklamo, open your mind sa sagot ng management. Dagdag pa nito, ginawa raw ng Kongreso na bukas sa publiko ang pagdinig upang makapag-desisyon din ng mga manonood tungkol sa takbo ng hearing. Sad ng House Speaker, this is one of the rare cases where representatives will decide for the people. But the people themselves also have a stand on this, kaya kailangan maging sensitive din ang bawat isa. Pinili raw ni Cayetano na hindi dumalo sa pagdinig noong Lunes, July 6. Tungkol sa bias di umano ng ABS-CBN upang hindi maimpluwensahan ng kanyang mga kasamahan. Ngunit may malinaw siyang reklamo sa istasyon noong tumakbo siya sa 2016 presidential elections bilang running mate ni Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Pangulo naman ay makailang beses nang nagsapubliko na pipigilan niya ang anumang franchise na hihingi ng ABS-CBN noong Lunes, July 6. Binawi ni Kabayan Party List Representative Ron Salo ang kanyang House Bill 6901 sa isa sa 13 panukalang batas na naglalayong mabigyan ng bagong franchise ang istasyon. Ayon sa kanya, habang tumatakbo ang pagdinig, hindi raw napatunayan ng ABS-CBN na mali ang mga ibinintang na lumabag ito sa dating franchise, sabi ni Congressman Salo, sa pagtatasa namin. Ang mga nailatag na ebidensya ay mas pumapabor sa mga hindi pumapayag na mabigyang muli ng bagong franchise ang ABS-CBN. My party list deems that ABS-CBN failed to successfully rebut the long list of alleged complaints and thus this representation cannot anymore support the grant of a new franchise to ABS-CBN. Dahil dito, hindi na kayang suportahan ng Kabayan Party List ang pagbibigay ng bagong franchise sa ABS-CBN, not as long dating franchise ng ABS-CBN noong May 4.